Di ba guys, ang ina, ilong ng tahanan. Ang ama, haligi ng tahanan. Hindi naman malandi ng tahanan, di ba? Tsaka nagtataka din ako. Ba't kaya mas matapang pa yung mga kabit kaysa sa tunay na asawa? Di ba sinabi ko naman guys, mas okay na maging single kaysa makipagrelasyon sa take-in. Kapag ba nagloko yung asawa mo, sino ba yung talagang biktima? Ikaw o mga anak niyo? Assalamualaikum guys, welcome back to my channel, Tan Kureshi Vlogs. Guys, kanina may pinapanood ako kay Raffy Tulfo. Siguro sa inyo, marami sa inyo nanonood nung Raffy Tulfo in action. Okay? So, 4 hours back, nanonood ako noon. May nakita kasi ako dun. Ang title niya is... Teka lang ha. So, basahin ko sa inyo kung ano yung title. Baka napanood nyo to. Gusto ko lang magbigay ng reaction video dito. Okay? Yung reaction ko. Saan ba yun? Medyo nakakatawa yung title niya, guys. Pero, hindi nakakatawa yung topic. Here. Yan. Ayan, oh. Yung topic niya, kainan ng toto at badiday na kunan ng litrato. Siyempre, you're matured enough to know what's the meaning of that one. Okay, double meaning siya. Yun. I'm gonna give you the summary of the... yung topic nila ng Raffy Tulfo. Okay? Pero bago ang lahat, yung mga bago sa channel ko, my name is Zhai. I'm a Filipina and I'm married to an Indian man. LDR kami ngayon ng asawa ko. Ando siya sa Abu Dhabi. And... me and my kids, our kids are here in the Philippines, in Manila. Okay? So, yun guys. Kwento ko sa inyo yun na yung napanood ko kay Raffy Tulfo. Baka napanood nyo na rin yun. So, yun. Meron nga may edad na lalaki. Pangalan niya Mangkanor. Okay? Meron siyang mistress. May edad na yung lalaki. Siguro, nasa ano na yun. Senior citizen na siguro siya. May edad na siya, matanda na siya guys. Tapos si Ate Kabit naman is sorry for the word sorry for the term. Pero inyo kasi tawag kasi, 'di ba? Dito sa lalo dito sa Pilipinas. 'Yun, may edad na rin si Ate, siguro nasa mga 40 siya. And yung nanay, yung asawa nga ni Mang Kanor, may edad na rin siyempre, halos kay edad ni Mang Kanor. Maano siya? Matanda na siya. So 'yun. Ay nga daw, nag-send nga daw ng picture to mistress na yung mistress nung ni Mang Kanor. Ng picture sa asawa na basta tapos sinend niya sa asawa, so galit na galit yung asawa, ay yung nagreklamo kay Tulfo. Eto nga guys, kung ano yung sinabi doon, ganyan, kung ano yung sinasabi ni Mang Kanor, ganun, tsaka matapak talaga yung girlfriend ni Mang Kanor. Okay, naawa ako guys kasi in-interview yung nagsabi din ng message yung anak nila. So, yun. Ayun yung topic natin. Ayun yung gusto kong pag-usapan natin. Yung kung sino ba ang apektado dito. O kung bakit ba ginagawa ng mga tatay ito. At bakit ba yung mga babae pumapatol sa may asawa. Bakit? Bakit gustong-gusto nyong makasira ng pamilya? Ano bang mapapala ninyo? Alam mo, sa totoo lang guys, ah. Sa totoo lang, kayo, kausapin ko kayo, yung mga kabit, okay, yung mga girlfriend ng mga may asawa, lalo na girlfriend ng mga may edad, na alam nyo may asawa naman. Bakit hindi kayo tumingin sa kapareho nyo, yung walang responsibilidad na iba, yung hindi kasal, yung walang pamilya? Hindi ba kayo nakukonsensya? Hindi, di ba? Siyempre, kung nakukonsensya kayo, hindi kayo papasok sa ganyan. Huwag niyo sabihin sa akin na in love kayo or something. Dahil hindi eh. Kasi, one of the factors
naiisipin nyo na may asawa sila, naniniwala pa rin kasi ako na ang Filipina, ano talaga yan, dalagang Filipina pa rin tayo, marami pa rin ganito sa atin. Kaya lang, siguro dahil sa gipit sa pera. Kasi guys, kasi yun, yung mga kausap ko nga yung mga mahilig kumabit sa mga may asawa, huwag nyo sasabihin sa amin na dahil mahal nyo sila, parang hindi naman kami masyadong naniniwala doon, lalo na kung yung karelasyon nyo eh may edad na, na talaga nasa senior citizen na. Okay, katulad nito mang Kanor, hindi naman siya bata-bata eh. Matanda na siya, di ba? Sagahalikan pa sila doon. Ang apektado talaga, yung anak. Okay? Yung anak na legal, or kung magkaroon pa sila ng anak ng kabit niya, apektado din yun. Kawawa yung mga bata. Alam niyo kung bakit? Kasi nagkakaroon sila ng psychological effect sa kanila to. Kung babae ang anak niyo, pwede siya magkaroon ng trust issues sa mga lalaki. Kung lalaki yung anak ninyo, ganun din. Okay? Baka isipin pa niya na tama yung ginagawa ng tatay niya. Tama yung ginawa. Pwede niyang magawa yun. Same thing na ginawa ninyo. Yun. Sa mga ama ng tahanan dyan, sana naman, isipin niyo muna yung anak ninyo, mga anak ninyo. Isipin niyo yung asawa niyo, sino yung kasama niyo no, sa hirap at ginawa. Bago kayo mag-isip ng mandoko. Okay? Huwag niyo intindihin yung suot ko na Muslim ako kasi pwede mag-asawa ang lalaki sa Islam. Okay? Kinakausap ko kayo bilang isang anak. Okay? Isang anak din. Yun. Bakit lumiliwaliwanag itong ilaw ko? Yun. Diba sinabi ko nga sa isang vlog ko, natatandaan ko, or yung mga nakapanood, sinabi ko na mas okay na maging single kesa makipagrelasyon sa taken. Hindi ba yun malinaw? Yun. Sinasabi ko doon sa mga mahilig makipagrelasyon sa may asawa na tigilan na ninyo to. Kasi nasisira din yung reputasyon, parang image ng mga Filipina. Diba? Siguro dahil sa kakulangan sa pera na rin, kaya nyo nagagawa to. Pero marami namang bagay, diba? Bakit hindi tayo maghanap ng pagkakakitaan sa marangal na paraan? Hindi ganito. Okay? Naawa ako dun sa anak nila, kasi oo nga naman, tsaka nagbasa rin ako ng comments, oo nga naman, minsan may mga matatandang lalaki na may edad na pagkalagala sa labas, tapos iniisip ng mga nakakakita, pinabayaan sila ng anak nila. Malay mo naman kasi, dahil nagawa niya yun, malay mo may dahilan bakit siya pinabayaan. Kaya kayong mga ama ng tahanan, pag nagkasakit kayo, after nyong maglandi-landi sa iba, babalik at babalik kayo sa tunay niyong pamilya. Sino kawawa? Sila, di ba? O, kapag naman pinabayaan kayo ng mga anak niyo, parang sila pa yung masama. Huwag ganun. Isipin niyo naman kasi, bago kayo magluko, bago niyo lukuhin yung mga asawa ninyo na nagluwal sa mga anak ninyo, isipin niyo yung mga anak ninyo. Kahit pa magsama kayo nung girlfriend niyo or something, kawawa din yung magiging anak nyo. Mahirap lumaki ng walang ama sa tabi. Yun yun. Mahirap. Ano pa ba? Seryoso ako masyado dito sa topic na to, no? Kasi masyado ako nadala ng emosyon. Kasi marami na kung kilalang ganito sa paligid, lalo na dito sa Pilipinas, lalo na pagpunta kayo sa ibang bansa. Sa Middle East, sabi ko sa inyo, matagal kami tumira doon ng asawa ko. Doon na nga kami nagkakilala, doon na kami nagpamilya. So yun, maraming mga Pilipino na gumagawa nito. Married sila sa Pinas, single sa ibang bansa, single sa UAE. Hindi ko alam paano nila nasisikmura yun eh. Yung manloko,
Manloko ng asawa, manloko ng pamilya. Guys, marami ng ano ngayon, no? COVID na, guys. Magbago na tayo. Diba? Ano pa ba yung pwede ko masabi? Basta yun lang. Ay lang mensahe ko sana. Sa mga ama ng tahanan dyan, magpakaama kayo sa sarili niyong pamilya, sa mga anak niyong legal. Hindi magpapakaama kayo, magpapakaasawa kayo sa ibang tao na hindi naman ninyo kasal, hindi naman ninyo asawa. Ibuhos niyo yung atensyon niyo sa asawa niyo, sa mga anak niyo. Hindi ko kinikinino. Ito naman mga babaeng to, wala namang magiging, alam mo, naniniwala kasi ako na sa babae talaga yan eh. Kahit ano kasing pilit na lalaki, kung ayaw ng babae, walang magagawa yun. Kaya huwag kayong nag-ano dyan, nagpapalusot-palusot. Tsaka huwag kayong matapang, matapang pa kayo eh. Ito, tandaan nyo guys ah, ang asawa, ang babaeng asawa, yung mga nanay, kahit obvious na nagluloko yung asawa nila, minsan, nagpapakamartir na lang sila para sa mga anak. Kasi ayaw nilang ma-break yung family. Alam mo? Ayaw nilang ma-break yung heart ng mga anak nila. Kaya, talaga yung mga dakilang ina dyan. Alam nyo, saludo talaga ako sa inyo eh. Yung, alam na ninyo, nagloloko yung asawa nyo. Tahimik lang kayo. Tanggap lang kayo ng tanggap. Kasi, mas iniisip nyo, mas inuunyan nyo yung pakiramdam, yung mararamdaman ng mga anak nyo kaysa sa nararamdaman nyo. Yun. Sa mga tatay dyan, na nanloloko, na may mga suta-suta sa iba, tigilan na ninyo yan. Okay? Meron pa nga eh, mga case sa Middle East, nagpapakonvert pa ng Muslim, yung mga Pilipino, para lang makapag-asawa uli. Oo, sobrang dumi talaga ng mga image ng Pilipino dun sa ibang bansa, lalo sa Middle East. Ewan ko ba, bakit ganun? Siguro impluensya na ng mga palabas, mga kabit, kirida. Diba? Yun guys. So yun lang message ko ngayon. Meron ba tayong shoutout? Magsa-shoutout tayo kay? Special shoutout kay Sheila A. Kasi hindi pa daw siya nakagraduate dito. Sheila A. Yan. Shout out sa'yo. And, who else? Sino pa ba ang, Rochelle Marcos? O, di ba, naalala kita. And, sino pa ba ang pwede kong i-shout out? Teka lang guys, ha. Chill. Saira Doro, shout out sa iyo. And Faiza Abdul Kadil, shout out. And Rika Kamu, yan. Sila yung mga shout out natin ngayon. So yun guys, sana may natutunan kayo sa maikli kong vlog. Again, my name is Zhai. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Okay guys? Bye!